Jose. And welcome back. Dito sa Ate Biyaya, sa huli ka pang gahatid pa rin yan sa atin ang MX3. Mag-MX3 araw-araw, dito na po tayo sa tunay, natural, at original. Ang bait na bata ni Sandy. Siyempre po, Lolo Jose. Bakit parang Juanelitang boses mo eh, hindi akma sa katawan mo? Yun nga po, kasi po, nanggigil po ako sa first caller. Kausap mo na, iniwanag ka correct, pa. Correct, hindi ba? Kaya patunay lamang na walang forever sa mundo. Kaya diba? Nga po, Lolo Jose. Napatunayan ko po na hindi lang po jowa ang nag-iiwan. Pati caller. At contestant. Kaya kung sino ka man. Magpapal. Hindi, baka kasi kinabahan. Kinabahan? Kinabahan siguro siya. Kasi alam mo naman yung mga hindi sanay yan sa, di ba? Yung mga first time na sumasaba. Correct. Ikaw ba nung first time mo, kinabahan ka rin? Hindi naman. Na-excite. Yung iba, kinabahan. Oh. Kasi sa social media lang daw nila nakilala. Yung tipong hindi pa lubos ka kilala. Oo. Oh, pero nagpa-boom-boom pao na. Kasi yung iba, boom-boom pao. Yung iba kasi poser, di ba? Yung may gumamit ang picture, tapos pagka ang ending, hindi naman pala sila. Tama. Yung picture niya, ang macho-macho niya. Oo. Pagka nakikita mo siya, ah, it's a bro! Kimi-kimi, it's a bro! Nadiktima ka ng ganon? Ay, hindi. Ako yung laging yung sabi meet-up. Ah, meet-up? Tapos sasabihin ko ano yung mga suot. Wow. Diba hindi sabihin, ano suot mo? Yung ganyan. Correct. Ako iniiba ko yung damit ko. At talaga ba? Pag sinabi ko naka-purple ako, magbablock ako. Ah, nagbablock ka? Kasi para kunyari, dadaanan ko na siya. Eh, para siguradong Sa bagay. Para may choice ka, para bumakaw. Oo. Na kapag alam mo yung nakita mo ng, alam mo yung chakanes, sabihin mo na kagad, naku, na traffic na siraan yung sinasakyan ko. Schedule na lang natin. Grabe, Lolo Jose. Sinungaling ka pa ng bruha. Hindi, mas bagay sa akin yung Lolo Cooking. Binabasag ang trip ko. Nagigil ako. Eto na, baka iwanan na naman tayo. Kaya nga. Eto na, kausapin na natin sino siya. Sino pa yan? Sana hindi bruha. Eto na, kausapin na natin ang ating lucky caller for today. Hello. Hello, good morning po. Hi, good morning. Anong pangalan mo, te? Garcia po. Ano? Arlie Garcia. Ilan taon na si ate Arlie Garcia? Opo, 35 po. 35. Taga saan ka, Arlie? Taga sa Uyo, Nova Liches, Quezon City po. Uy, malapit ka doon kay Rico. Kaya taga Fairview lang to. Taga Fairview ka ba? Taga Fairview? Hangganan po ako ng sa Uyo at Fairview. Ah, ganun ba? Alis na ako dyan. Ayan. Sana magkita tayo soon, ano? Oo. Uy, kumusta ka naman nitong pandemya? Kumusta ang naging buhay-buhay? Eh, yun nga po, nakakalungkot kasi yung pamilya po namin, isa sa grabe po talaga ding naapektuhan kasi halos buong pamilya ko na nagtatrabaho, nawalan po talaga din ng trabaho. Ah, so walang income totally? Lalo na po, opo, OFW po yung mister ko, yung bayaw ko na OFW din po, tapos yung brother ko nakasama sa bahay, tsaka sister-in-law ko. Oo. Apat po na yun na nagtatrabaho, talagang nawalan po ng trabaho. So from dati na meron, talaga totally na zero kayo? Opo. So paano nyo nilabanan? Siguro po, nagtiwala lang din po ako kay Lord na alam ko po na wala namang imposible pagka nananalig ka sa kanya. Mm-hmm. Tsaka habang nandyan siya, hindi naman niya tayo pababayaan. Puro dasal lang po, dasal. Talagang yung pananampalataya ko po lalo pong tumindi. So ibig sabihin, ngayong nakaranas ka ng hira, parang mas naging malapit ka sa kanya, lagi ka naging madasalin, ganun ba yun? Lalo po, dahil noon pa man po talagang madasalin ako, lalo po ako ngayong mas tumindi po yung pananampalataya ko dahil alam ko naman po na kapag sa kanya walang imposible. Totoo naman yan. Ate, eto na yung kasunod kong tanong. Ikaw ba ay umiinom ng MX3? Opo, everyday po mula noon. Anong produkto ng MX3 tayo ang iniinom mo? Capsule po, tsaka coffee. Ay.
Kasi po, iba kapag ka nag-MX3 ka, kahit everyday kang, maghapon kang maggawa sa gawain bahay, parang hindi ka po napapagod. Ay! Parang hindi kang may energy. In fairness. So, ate, kung ikaw papipiliin na bibigyan ng pagkakataon, ipagpapalit mo pa ba ang MX3? Hindi po. Kasi kahit po medyo bata pa po ako, dahil nararanasan ko po talaga yung pagod ng katawan, lalo na kung pagkakalong gawain bahay, araw-araw. Nung pong umiinom ako noon, iba po talaga yung energy na naibibigay niya. Kahit po bata-bata pa ako, nararamdaman ko po dati lagi yung parang hapong-hapo ako. Mula po nung uminom ako noon, parang naiwasan ko na rin po na laging magkasakit, lalo na po yung mga simpleng ubo, sipon. Dati napakabilis ko pong kapitan noon. Ngayon po, hindi na eh. Ay, wow! Malakas po talaga yung katawan ko. Kaya dati po, ang umiinom lang sa amin, yung matatala, yung nanay. Ngayon po, kahit sa ganitong age ko, nung na-experience ko yun, sabi ko, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Ay, wow. Tsaka, ang lakas po talaga ng katawan ko. Yun. Mm-hmm. Dapat kapag nabigyan ka ng MX3, dapat mas i-share mo pa yan sa mga kakilala mo. Oo. Kaya nga po. Ayan. Ate Arlie, meron ka mga gustong batiin? Hi po sa aking nanay sa probinsya, si Nanay Lydia Garcia, tsaka sa aking kapatid at pamangkin at bayaw. Yun lang po. Ayan. Ate Arlie, antayin mo lang ang tawag ng MX3 kung saan at kailan mo pwedeng makuha ang yumunting regalo mula sa MX3. Okay po, salamat po. Salamat. Maraming salamat. Yun. Ayan. Grabe. Oh, at least hindi tayo iniwan. Tama ka dyan. At saka nakakatuwa lang na nag-stay siya sa atin. Tama. O, diba? Diba? May mga tao talaga na matyagang nag-sustain. Kaya nga. Pero may mga tao din talaga na, alam mo yung madali, nababagot. Correct ka dyan. Nangiiwan. Alam mo, hindi mo rin kasi masisi kapag kinakabahan talaga eh. Oo. Diba? Kaya dapat kapag kinakabahan niya, bigwasan mo. Sabi mo, mas gusto mo. Agad? Napaka-violente mo naman. Hindi, yung bigwas na pa-sweet, ikaw naman. Ikaw naman. Sabay hampas. Di ba? Sabay sampal ng dalawang beses. Di ba may mga ganyan kang kaibigan? Yung hindi ka naman talaga balak sakta, pero nasaktan ka. Pero ikaw naman. Parang ikaw, ako ah. Ang sakit doon, may tunog pa. Tama. Yung nagbibiruan lang kayo, nagtatiwituan, yung lagi nang ahampas. Kaya nga, ako kaya kapag ka umuwi ang anak nyo na may black eye. Alam niyo na. Hindi po yan nakipag-away ha. Baka nahampas na. Baka nahampas na mga nang mapanakit na kaibigan. Pero sayang si Doña Hema di kanina, yung caller natin, sayang. Ang dami pa namang ipamimigay ng MX3. Correct, hindi ba? Pero ayun. Siguro better luck next time. Tawag correct ulit. Tumawag ka na may lakas ka na ng loob. Di ba? Kung hindi man, kung kinakabahan ka pa din, sumat ka muna. Sumat ng MX3. Kuminom ng MX3. Sumat ka ng MX3 para meron kang... Correct, hindi ba? Siyempre, paalala pa rin po sa lahat ng MX3 pa hindi gamot at hindi ito maring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa paalala. Muli po ako si Kapitana Sisa. Magkarinigan po muli tayo sa darating na Miyerkules bago ka pa may idugtong na iba, ha? Wala na! Wala na kay tudugtong bruha ka! Salamat ka! Hindi kita masabunuta kasi wala kang buhok! Wala! Buti na lang, lagi ko siyang inahit. Kaya sa sabunutan kita sa kilikili. Wala din. Naka-wax. Ay, wala rin. Ayaw ng voice na mabuho. Tao ka ba? Ayaw ng mga boys na mabuho, kaya tinanggalahat. Ay, nako. Ikaw ba, gusto mo ba, pag alam mo yun, ano? May buhok-buhok? Ay, nako. Basta lalaki. Kahit mabuhok at kahit puro buhok. Susi pa ba ako? Ay, nako. Well, anyways, maraming salamat po. Muli mo ako sa Kapitana Sisa. At ito na naman po ang ating hatid biyaya sa huli kapanggatid pa rin yan sa atin ng MX3. Naku po, mag-MX3 araw-araw. Dito na po tayo sa tunay, natural at orihinal. Hindi mo na napanindigan, no? Kaya nga. Ayan, muli mo ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman, si Rico Baby. Hindi ba kayo sa'yo yung ganyan? Kaya tumutok po kayo mga bata. Dito po sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Para walang energy!